de vegano. Welcome back sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, please naman mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel. And please hit the thumbs down for updated pa kayo for more upcoming videos. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba maalis ang inyong mga copyrights. Siguro ngayon kasi ay nandirito kayo kasi kayo ay na-copyright sa inyong mga channel. Before ko kayo turuan kung paano nga ba maalis yung mga yan, syempre, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung dalawang copyright na dapat nating iniiwasan. So syempre, una dyan is yung copyright strike. Copyright strike. And then pangalawa is yung copyright claim. So itong dalawang ito is kailangan natin silang iwasan para yung ating mga channel is ma-monetize or yung maging sagilan yung flow. Kasi kapag ang inyong video ay merong copyright strike or copyright claim, kung ikaw ay hindi pa monetize, maaari ma-monetize ang iyong channel. At kung ikaw naman ay monetize na, maaari din na ma-demonetize ka. Or, yung mga videos na may copyright claims or copyright strike, eh, mahati ang inyong kita doon ng may-ari ng video. So, yung copyright strike is nakukuha siya kapag kumuha ka ng video na walang paalam at inilagay mo ito sa iyong vlogs. Or may mga famous vlogs na kinuha mo yung kanilang mga vlog videos. Yung copyright claim naman, maaari and mostly nakukuha siya sa mga copyrighted backgrounds song or music. So, nung nakaraan, 2 weeks ago, naloka ako talaga kasi when I back check my channel, nakita ko na sobrang dami ng copyright. Almost. Kasi nga po, yung aking channel ay may iisang intro. Kaya halos lahat ng aking video ay may copyright. Kaya talagang pinag-igihan ko kung paano ko nga po maaalis kasi naluloka ako, ayoko naman i-delete yung aking mga video. Diba? Lahat naman tayo ayaw ma-delete yung video. Alam mo yun, yung feeling na sabi ko na makatapusan ko na. Pero I suddenly realized na yung aking mga copyrights is copyright claim lang naman. So may solusyon kung paano nga ba siya maalis. Isang copyright strike, yun yung medyo mahirap kasi may makikita kayo doon na up to 3 strikes lang. Pag 1 strike okay lang, pag pangalawa hindi okay pa. Pero pag pangatlong strike na daw, maaalis na ang iyong YouTube channel. So bye-bye na. I-remove ni Lolo yung ating YT or aalisin yung ating mga videos. So, let's be careful. Pero yung pinakamadalas na nakukumit natin is yung copyright claims. Kasi nga po, yung ating mga ginagamit na videos or yung ating mga ginagamit na background is from internet. Napakalaking chance na nakaka-copyright claim kayo. Baka hindi nyo lang na-check. So, una tuturuan ko kayo kung saan nyo nga ba makikita yung mga copyright claims ninyo and then yung copyright strike at the same time. And then, pangalawa. Kung paano nga ba natin maaalis yung ating mga copyright claim. So, let's check it out. Alright, so let's start with copyright strike. So, una, makaka-receive kayo ng takedown notice from YouTube sa inyong Gmail. Yan, nagsasabi na you receive a copyright strike. Ayan, so nakalagay dyan na you now have 1 copyright strike. If you get multiple copyright strike, we'll have to disable your account. Yan naman, punta tayo sa inyong mga YouTube channel kung saan natin makikita yung ating violation. So, kung paano pumunta,
Ayan, so andito na tayo sa ating dashboard. So ito nga may mababasa kayo na channel violation. So dito nyo makikita kung nakakailang copyright strike na kayo. So 1 of 3 yung ating copyright strike. So click nyo lang yung 1 of 3. And dito nyo kayo dadalhin. At the bottom part, may makikita kayo na strike on April 1, 2020 expires on June 30. So, dyan nyo makikita yung duration of expiry ng inyong mga copyright strike. Kasi may ganito yan, may 3 steps dito na kung saan implementing kung paano nga ba maaalis yung ating mga copyright strike. So, number 1 nga is wait for your expiry date ng inyong mga copyright strike. And then, nagsasabi yan na magpasok muna kayo ng copyright school. Tapos, click nyo lang yan, may lalabas dyan ng mga questions, and then, a-answeran nyo yun. So, kapag okay na yun, pwede na kayong ma-retrieve. So, pangalawa dyan, ay kontakin nyo daw yung claimant or yung may-ari ng inyong mga na-copyright na video na ipapakita ko sa inyo mamaya. So, number 3, kung sa inyo talaga yung video na iyon, so pwede kayong mag-submit ng inyong counter notification. In short, ipaglaban mo. Ayan, sunod, pakita ko sa inyo kung paano nyo makukontak yung ating claimant or yung may-ari ng copyright, na copyright yung video. Ayan, so ito yung result pag clinic nyo yung 1 of 3, dito kayo dadalhin. And then sa babang part, may makita kayong select action, click nyo lang yan. Ayan, pagkatapos may makikita kayong contact claimant. So, click nyo lang din yan. At dito lalabas yung kanyang address or email address. So, i-copy address nyo lang. So, pwede nyo siyang i-email or humingi kayo ng tulong na or kung ano yung inyong valid reason or sorry, ganun. Kasi magre-response naman yan kung okay or hindi. Depende sa message mo. So, and for example, I'm very sorry I uploaded your video in my channel. I'm not aware that this content is your creation. I just copy a channel that said it is Creative Commons. Ayan, mga ganyan. So, kapag nagre-response naman si claimant, ayan, mawawala na ang inyong violation. So, yung pangatlo naman, diba, yung pag sineclick action mo siya, may makikita pa kayong isang submit counter notification below nung contact claimant. So, click nyo lang yan. Pero, I don't really advise kung talagang hindi naman sa inyo yung video. So, don't do that na lang. Baka mapalala pa. So, next on how to resolve copyright claim. Yung aking gagamitin para mas malinaw sa inyo, guys. Una natin gawin, mag-search tayo ng YouTube. So, same lang yan, guys. Punta kayo sa browser ng inyong mga cellphone. Parehas lang yan. And then, i-desktop site niya siya. Parang din kayo nasa computer nun. And then, make sure lang na ang iyong gamit is yung account na channel niya. So, makikita niya naman yan sa picture. So, ako, hindi ito yung aking main channel. Ito yung aking main channel, yung Christina Olabs. And then, click niyo lang yung picture na yan. And then, click YouTube Studio. Ayan, YouTube Studio. Ayan, so, dito niya kayo dadalhin. So, next naman is, dito sa part na to, may makikita kayo na dashboard, videos, playlist. So, click nyo tong pangalawa, yung videos. Ayan. So, dito sa part na to, may makikita kayo na visibility, restriction, date, views, comments. Ayan. So, sa part na to, makikita nyo yung copyright claim ninyo. So, let's look onto restriction. So, sa babang part niya, may makita kayong none. So, meaning mga walang copyright claim yan. So, dito, may isa pa akong may copyright claims. So, dun sa example ko sa inyo kanina lang, lahat ito may copyright claim. Kasi sabi ko nga is, iisa yung intro na ginagamit ko. So, yung intro ko mismo yung copyright claim. So, dito naman, napalitan ko na siya kasi dalawang copyright claim ng video na ito. May isa na lang natira. So, iniwan ko talaga siya para makita din ninyo kung paano ko siya papalitan. Okay? So, kung paano ko siya i-resolve. So, dito, itapat nyo lang yon or click nyo lang tong copyright claim. May lalabas dito na copyright claim. This video was found contain copyrighted material. So, click nyo itong see details.
Ayan, so dito niya kayo dadalhin. So at this part, dito sa channel impact, nakalagay siya not affected kasi hindi siya copyrighted or hindi siya copyright, wala siyang copyright strike. Ganun. So public, so meaning kahit may copyright claim siya, nakikita siya ng lahat. At this point, may makikita kayong monetization ineligible. So meaning hindi siya mamomonetize. Okay, ayan. So even though you're not a YouTube partner, program ads may... Ayan. So, ibig sabihin niyan, kapag monetize na kayo, yung kita is mahahati sa may-ari or wala kayong makakuha kasi meron niyang may-ari niyan. Or hindi kayo mamomonetize. Pwedeng isa yan sa maging rason para hindi kayo ma-monetize. So, punta tayo sa babang part. So, dito sa video, ayan, makikita niyo dyan na may square. Yan yung may copyright claim na music. So, dito, yan, copyright owner's policy, monetize in some territories. Ayan, 0 to 8 second, yan yung duration, kung ilang minutes or seconds ba nagamit, or yung ginamit mong song na copyrighted. So, dito naman, copyright owners, siya yung may-ari, yung Viva Record Corporation. So, alam naman natin na yung tala is copyrighted siya talaga kasi Viva Records yung may-ari niya. So, dito naman, sa select action, so, click nyo lang yan. And then, I will choose replace song. Ayan. So, dito nyo kayo. Ayan. So, dito, there is audio claim on this video. So, ayan. So, pipili kayo ng song. Add or replace a song. Ayan. So, ito yung video ng aking anak na may nagpiplay na tala. So, i-replace lang natin siya. So, napakadami naman choices dito, guys. Kung ano yung ipapalit nyo. Kesa naman kasi sa i-mute ko yun, sumasayo yung anak kung walang tugtog. Ayan, so pili na lang tayo ng kanta na ipang papalit natin doon. Okay, so kunwari ito, ayun kung yung mga tugtog. Hanap tayo yung medyo happy mode. Ito may mga mood naman dito eh. Happy, romantic, calm, ganun. So let's try this happy. Cool. Wait lang. Let's try this one. Ayan. Mas maigi nang palitan natin yung song kasi naman mga copyright claim siya, diba? Sayang. So, ito medyo isa pa. Ayan. So, yan na lang. I-add to video nyo lang siya. Add to video. So, ayun na siya sa taas. Ito. So, i-adjust nyo lang siya. So, diba kanina, 0 to 8 seconds yun. Ayan. So, pa nag-play yung video ng anak ko, ayan yung kalalabasan. Ayan. So, diba, 0 to 8. So, nandito sa baba, may seconds dito. Ito, 0 to 58 na siya. Pero, okay lang yan, guys. Ayan. 0 to 41. Then, i-adjust niya lang yung sounds niya. Ayan, yan yung tugtog na ng anak ko sa tala. Okay lang yan. So, next naman is, i-save change na natin siya. Save change. Well, edits or process to continue your picture. Okay. So, ayan. Palitan na natin yung kanta. Tapos, let's wait for 0 to 3 days yon. And then, makikita nyo na mawawala na ito. Tulad ng ginawa ko dito sa iba kong video. So, iba, minute ko. Nag-mute ako, ganun. Pero ito, replace song. Ayan. So, that's all for today's video. Thank you for watching. I hope natulungan ko kayo sa pag-alis ng inyong mga copyright claims. Bye-bye!